palit kong gunong kay na ay ipakita sa YouTube nga ang spin o ikambihan nila pero i-bring ito. So yun mga boss, repair muna natin tong cover ng transmission mga boss, para po ito sa Chevrolet Spin na 2015. So ang nangyari kasi dito mga boss, nahulog to sa gutter tapos tumama yung plastic niya, yung cover niya sa bakal, kaya ito yung nangyari. Buti na lang hindi siya tumagos sa ano, sa loob mga boss. So yung cover lang yung nasira sa kanya. Painitin muna natin mga boss gamit yung heat gun mga boss, para lumambot yung plastic at madali lang natin maibalik yung masok konti na portion. So, hindi ko na sasabihin mga boss kung anong mga tools na gagamitin ko. Kita naman sa video mga boss. So, sundan nyo lang po. So, gamit na din natin tong mahiwagang kutsilyo. Kaya natin pinainitan nyo muna yung plastic para madali lang ibalik. Medyo bumalik na siya ng kaunti. Yan o, makikita nyo mga boss. Tapos lagyan natin ng guide para dyan natin ilagay yung isusolda natin mamaya mga boss. Bili nga pala ako ng pang repair sa plastic. So ito mga, hindi ko alam kung anong tawag dito mga boss eh. Lagay natin mga boss para hindi siya mabiyak ulit. Tapos pag maglagay kayo ng ganito mga boss, huwag yung diin na diin, baka kasi tumagos sa kabila. Yung estimate lang na nasa gitna siya para kumapit talaga yung plastic, hindi na mabiyak ulit. Okay, tapos na nating lagyan mga boss. So meron siyang mga, may mga nakaumbok pa oh. So ang gawin natin, kamayin lang natin mga boss. Yun, madali lang naman siyang kunin.
So kamay lang ginamit natin mga boss. Tapos gumamit lang tayo ng mga napulot natin na plastic mga boss. Yan o. Yan yung isusolda din natin para mawala yung hindi na siya mag-leak. Yan o. Ganyan lang. Ganyan lang yung ginawa ko na pag-repair ng cover na to mga boss. Plastic lang naman kasi to. Kaya nung sundot to ng bakal, buti na lang hindi siya yung napisa-pisa. So andyan pa rin siya. So medyo madali lang natin ma-repair. Pulot ko lang yung plastic na yan sa tabi-tabi mga boss. Yan yung ginamit ko. Tapos yan, ganyanin natin mga boss para madali lang kumapit yung last na itatapal natin. Yan, kamayin ulit natin. Tapos linisan natin ang alcohol, kamayin ulit natin. Mahilig tayo magkamay mga boss. Mas maganda kung kamayin para madaling kumapit. So, ang gagamitin natin na last na pantapal mga boss ay itong dibkon. So ihalo pa natin yan para siguradong walang leaking mga boss. So before natin lagyan ng dibkon mga boss, i-mix sure lang natin na hindi na basa yung surface na lalagyan natin. Saluin lang. Ayan. Saka natin ilagay mga boss. Basta make sure lang talaga mga boss na pag naglalagay kayo nito, yung surface tuyot na tuyot. So yun, tapos na natin malagay mga boss. Ang gawin lang natin, hintayin natin na matuyo po ito para saka natin siya ikabit ulit sa sasakyan. So dito siya dapat nakalagay mga boss. Yan, cover siya ng transmission assembly dito sa harap. Yan, so install lang natin. So maraming salamat po mga boss sa lahat po ng
nanood ng video natin, nag-comment, nag-subscribe. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe at bago pa lang po kayo napadpa dito sa channel po natin, please subscribe and comment na rin po. Tapos hintayin lang natin matuyo ang sealant na nilagay natin mga boss. Saka tayo maglagay ng fluid sa transmission at saka magpandar. Mayo ginunta. Kaya maguntol mo. Ay noon, lahi man yung style sa wire kayo na sa boss. Ang may uban nga dirira. So inig ambak sa sakyan mo, ambak. So, kanina namin sa boss noon, sumawid ni siya. Kan mo dani kani sangko. Panit kadugaya. So while nagpapatuyo pa tayo sa sealant ng boss. Yan sa ilalim. Pinapatuyo pa po natin 'yan. O gahon sa nato kadjet ang sealant. Yan natoy pander. So i-scan muna natin tsaka i-delete kung mayroong mga DTC sa system. So makikita nyo ang BCM lang yung nag-DTC. So yan yung mga DTC nya mga boss, i-clear lang natin. Tapos okay na. So yan muna ngayon sa mga boss. Marami pong salamat sa panonood. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe and comment po, tsaka like na rin. Marami pong salamat. Good day po sa ating lahat.